And when they are assembled, made both of the Gentiles and also of the Jews with their rulers, to use them despitefully and to stone them. They were aware of it and fled unto Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and unto the region that lieth round about. And there they preached the gospel. Okay na yan. Sige, let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa inyong provision, Panginoon. Dito kami, Panginoon. Awa, ay gabatuloy ang bawat isa. Matuto kami. May tanamin ang tapang, Panginoon, ng pagsigasigan, pananampalataya ng inyong mga apostol, ng mga lingkod. We pray na ito ay aming pag-aralan. And consider, Panginoon, maging ganito rin po kami according to your will. According kung paano yung ipoproteksyonan din po, Panginoon. We pray na kayo po magpalang sa inyo. Mensahe ngayong hapon po ngayon. Manulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makapunan po. Hey, tapusin natin hanggang dito. So, sige na. Sino-sino ng bida dito? Sino yung last week? Sino yung bida last week? Si Paul and... Barnabas, di ba? So, saan sila nanggaling? Nag-aigot-igot na sila kasi na-send na sila, di ba? So, nakita natin, matapang sila. Ganun ang preacher. Hindi yung mag-compromise. Ngayon, katulad nito, hindi kan silang pinali sila, di ba? So, malis na sila doon. Pero marami silang, may maraming naligtas doon. So, ganun ang mga Kristiyano. Pag pinapali sa tayo, hindi tayo makipag-away. Ibig sabihin nun, sobrang lala na ng lugar na yon to the point na hindi na sila worthy sa atin. Yan ang totoo dun eh. Kasi kung matino kang tao, hindi mapaalisin yung lingkod ng Diyos eh, di ba? Pero pag, kasi mapansin nyo, mga Hudyo lagi yung kalaban. Mga Hudyo lagi, the Jews, the unbelieving Jews. Sila yung nag-steer ng tao. Yung normal na tao, hindi naman naayawan ng gospel eh. Yung talagang mga kalaban lang ng gospel, mga Hudyo. Okay, hindi lahat ha, yung mga unbelieving Jews. Kaya yan, so dito sila ngayon sa Iconium. At, went both together to the synagogue of the Jews, so spake that a great multitude, both of the Jews and also of the Greeks, believe. Okay? So, sa Tagalog, parang nangyari sa chapter 13, doon sila pumupunta sa maraming tao. At saka sa alam nilang reading, tumanggap dito, medyo may background na sa Word of God, Old Testament. Pero siyempre, hindi pa nila kilala ng lubos si Jesus. Iba, hindi pa ligtas. So, doon siya nalaga salita. So, ganun din po tayo. Kaya sa Facebook, hindi po ako masyado nag-Facebook dati. Kaya nung nag-pastor ako, sabi ko, dito yung mga tao eh. Dito involved. Marami din loko-loko, siyempre. Dami din kalokohan. Eh, hayaan ba natin na sila lang yung mamayagpag doon? So, what we do is talagang i-represent natin yung tamang aral. So, yan. So, nung resulta nun, positive, di ba? A great multitude, napakarami. Both Jews and also the Greeks. So, sino yung Jews? Alam natin yung Greeks. Parang yung Gentiles. Ibig sabihin, hindi Hudyo. Kasi ganun ang hatian nila dati. So, sobrang taas ang tingin nila sa sarili nila. Dalawa lang. Jews and Gentile. So, yung Greek, ibig sabihin, hindi mga Hudyo. Pero sa halo-halo na rin yun. So, marami na ng palataya sa Diyos as a result ng preaching. So, lesson, i-preach mo lang kung minsan na medyo ibang bagay dito, parang iniisip mo, naniniwala ba sila dito? Parang hindi. Tansya ko hindi. Hindi mo lang tansya eh. Mahirapan ka lang din. Kasi, di mo alam eh. Di mo alam. Katulad dito, mga Hudyo mismo, nanampalataya eh. Mga hindi yun dyan, nanampalataya. So, ganun ang gagawin natin hanggang matapos, dumating ang Panginoon. Matay tayo. Ganun tayo. Amen? Mabilis pati ang buhay. Hindi mo kailangan isip ng gusto kasi sundin mo lang yung especially sa pananampalataya. You just follow the Bible. So, ngayon, ano nangyari? So, may nanampalatayang Hudyo, may nanampalatayang Greeks, yung mga na hindi naniniwala, especially mga Hudyo, stirred up. Pag sinabi stirred up, di ba? Parang ina-agitate mo, parang talagang, kung maaalala nyo po yung naalala ko lang yung sinulsulan lang yung Edsa 2,
Alam niyo EDSA, di ba? Hindi niyo pa inabutan. Ako inabutan ko yung bata ko. Pero like, every year, na-celebrate yan. So yung Pilipinas, nakalaya tayo sa dictatorship. Ngayon, gusto nila ibalik yung anak. Ganon yung sistema ngayon. Kalibasan, hindi na alam ng mga kabataan yung kwento dati. Nagsasabi pa sa akin, si bata nga eh. Nakakagulat eh. Facebook lang sila natutunan yun, ano, yung kwento dyan. Hindi naman ibig sabihin kampi ka sa ayaw mo kay Marcos, sa kino ka na. Hindi naman ganun. By the way, tayo, hindi nga tayo nakikisakay dyan. Sabi nga sa'yo, hindi na ako mumoto eh. Pero hindi ko sinabi huwag niyong kayo mumoto. Pero ako, hindi na ako nag-aaksaya dyan kasi parang sinusuporta po rin ano yun. Okay. Yan, so sabi dyan, and made their minds evil affected against the brethren. Sa Tagalog, may nakwento ako lagi sa inyo yan, di ba? May isang nagalit sa akin tao. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko pa siya nakakausap. Eh, ba't galit na galit sa akin itong taong to? Kasi galit na galit sa akin. Gusto ko sapakin. Ganun ka galit, no? Ano problema nito? Inabayaan ko lang kasi hindi naman tayo bago dyan. Man. Mga bata. Alam mo agad yung ano to, hindi to professional. Inabayaan mo lang. Mga ilang buwan na nabalitaan ko na lang. Alam mo bakit galit sa iyo? Kasi yung isang yung kaibigan niya galit sa iyo. Ayun, alam ko na galit sa akin 'yun. Ah, ganoon pala 'yun. Naintindihan niyo mga bata? 'Di ba kahit kayo minsan eh. Kunwari magkapati si ano, ito magkapatid kunwari lang ha. Si kunwari nagkagalit niyan to dati best friend nagkagalit si Pamela saka si Chelsea. Eh si Inigo, wala namang kinalaman sa away nila. Sabi ni Chelsea, alam mo si Pamela, ganyan. Maya-maya, galit na rin, di ba? Ano yan eh, hindi po yan, ano? Yung sa EDSA dos nga, sabi, ganun daw eh. Yung sa EDSA, kahit pa paano, nag-rally, again, di ko sinasabing tama lahat yon. Pero kahit pa paano, alam nyo ba nag-rally sa EDSA, EDSA, mga religious groups, mga estudyante, mga professional. Di ba? Ibig sabihin, hindi mo asahan ano yan, di ba? So, ibig sabihin, may pinaglalaban talaga yan. Eh, yung EDSA do, sino yung mga nakigera kunwari doon? Para patan daw, ipaglaban daw, sino pinaglalaban nila doon? Si Erap na, tama, tama. EDSA do. Kasi gusto nang i-aus si Erap, at na-aus din naman, di ba? Di ba, dalawa ng aus na, inabutang kung ano. So, na-aus din naman, pero yung EDSA do, gusto nang ibalik, di ba? Pero napansin daw ng mga media na pinagmamasdan nila kung bihira hinakot yung mga tao. Iba lasing, iba naka-drugs. Kasi iba daw, yun nga, talagang may pinaglalaban pero mga ano, hindi professional, mga ibig sabihin, mga illegal settler na parang pinangakuan daw ng kusino. In-steal lang nila yung mga tao para suportahan nito at magalit sa ganyan. So, isa yan sa mga pag-iingatan natin. Anyway, wala tayong magagawa dyan kahit nga sabi sa inyo eh. Sa trabaho yun eh. Wala naman dapat away sa trabaho na ano eh. Ano bang mag-aawayan nyo dyan? Gawin natin yung ano, tama. Ganun lang eh. Pero iba hindi kontento sa ano eh. Sa sweldo eh. Kailangan mas magaling sila. So yan ang sinasabi dito, especially sa mga Kristiyano. So sa ngayon, sa ating kasi konti ang Baptist, doon marami din tayo, hindi lang tayo magkakaisa kasi dahil di naman natin kailangan. Okay, so hindi tayo kilala, so laging ano sa atin ng mga yan, hey, kayo, konti lang kayo eh, mga Baptist, ganyan sinasabi niyan. Ang maganda dito, wala silang pwede sabihin sa atin na negative eh. Alam niyo ba yun, kahit dati, wala akong nakitang yung Baptist ganyan yan. Kasi pag inalam mo yung doktrina, nasa Bible talaga, pag sinabi mo sa ibang tao, ganyan ang Baptist, ilalo sa tayo mapromote. Right? But justification by faith alone. Di sabihin nilang ganun tayo, di okay lang din. Hindi ka tulad ng mga kulto, di ba? Na kahit isa ka natin, yung Jehovah's Fault Witnesses, SDA, nag-prophesy yan ng ganito, di natupad. Yung mga ganun, yung siyempre, sa iglesia ni Manalo, laging panira natin dyan, yung ano eh, si Kristo ay tao lang. Di ba? Kahit ang linaw sa Bible, kaya iiwas ka na agad, di ba? Sa Baptist, walang ganun. But still, makakahanap yung mga yan. Nakakahanap yan, kunwari. Ano, si Pastor, galit yung sa bakla. Eh, talaga. O ngayon. Di ba?
So, pero, gagawa sila niyan eh. Gagawa sila ng kwento para magalit din yung ibang tao sa'yo ngayon. Kaya dapat, yung sabi ko lang dito, mag-ingat tayo. Yun yung lesson sa atin. So, huwag kang mabibigla pag may mga taong bigla na lang nagalit sa'yo na wala ka namang ginawa sa kanya. Wala akong maalala, ginawan ko ito ng masama. Kahit nga mabuti, kasi hindi ko talaga kilala eh. Bandang huli, galit sa iya. Ganun ang ano, Kristiyano, na pag naglitawan yung mga kalaban natin. Kaya nga, hanggat maaari, unahan natin lahat sila eh. Kaya sa isang community na ganito, hindi mawala ng anak ng demonyo dyan eh. Madalas yan, yung mga bading, saka yung mayaman na politiko na, alam mo na, basta may participation sa masamang bagay na ayaw nilang marinig yung gospel. Sigurado yan, lalaban niya. So, huwag kang magulat, handa mo lang sarili mo. Amen? So, yan. So, ano nangyari? Long time therefore, about they speaking boldly in the Lord. So, ginagawa lang naman yung ginagawa nila. Which gave testimony unto the word of His grace and granted signs and wonders to be done by their hands. Okay, say natin ha. So, ano ulit yung testimony? Ano yung testimony? Patotoo. So, yung patotoo, hindi madaling ipangaral kasi nga, magkakaroon ka lang ng maganda testimony pag nakilala ka ng tao sa matagalang panahon. Okay? So, hindi yan pinipilit eh. Okay? Ngayon na, si Pastor, okay yan. Lahat ng mga anak niya, mabait. Ay, magandang testimony yun. Kasi pag nagloko yung isa dyan, hindi na magandang testimony. Diba? Ay, si Pamela, mabait na bata yan. Makitaan ka lang ng konting masama niyan, wala na. So, yun doon. Unto the word of His grace, yung sabihin nito, yung sinasabi nila at sinasabi ng iba na sinasabi nila, okay, kung paano sila nakilala, katulad natin, yun yung pinapangaral natin. So, ibig sabihin lang doon, alagang nagtagal sila doon at nag-preach sila. Yung sabi dito, granted signs and wonders to be done by their hands. So, dapat ba mag-miracle si Pastor para makiniwala yung mga tao? Pero minsan, nasabi ko rin sa inyo, minsan may mga bagay na minsan parang hindi mo inaasahan. For example, may naligtas dito, ang loko-loko talaga. Mga ganon. Parang sa ngayon, yun ang miracle sa atin. At pag nangyari yan kasi nagtapa tayo sa Diyos, ano yan, it speaks well with our testimony rin. Okay, parang ganun sinasabi na ginawa ng kanilang kamay. Hindi naman na yung sariling nag-magic ka dyan o nag-miracle. Ibig sabihin lang, ginawa mo yun. Okay, ginagawa mo yun, tapos nakita ng tao, napaganda. Okay? So, yun yung mga nabagong buhay, na naging ayos, ng ligtas especially. Or kahit sa community, naging parang mas, nung andito kayo, naging mapayapa dito. Bakit kaya? Dati may nag-ano dyan eh. May nag-aaway dyan. Ngayon, medyo parang di na sila ganun. Ano pa yung pwede? But the multitude of the city was divided. So, yung parang kanina, may naniwala, may hindi nanampalataya. So, yung sabi lang divided, may mga kalaban, may mga kumampi sa kanila, may mga hindi. So, what in part held with the Jews? Ibig sabihin, ano ba yung nasabi niyan? Ay, against yan sa Jews, dito ako sa Jews. So, kahit saan yan, kahit sa bahay nga, sabi ni Jesus, di ba? Minsan, yung magkakamagana kayo, isang bahay kayo, yung isa, punta sa isang church, yung isa, Muslim pa, yun ba? Yung mga ganun, gulo ng bahay na ganun. Ngagawa nila, di nila pinag-uusapan yun. So, in a way, tama rin yun, kasi magkakagulo kayo. Pero kung ikaw yung totoo dun, mahirap pang alagayan mo, pero mag-pray mo din. Okay. And when there was an assault made, boy, ito na. So, hindi natapos sa ano, usapan lang eh. Minsan nga talaga, pag seryoso na yun, anong pinapangaral nyo? Si Kristo ang Panginoon, di ba pinatay nyo yun? Maano yan eh, pag nagkaalaman ng mga talagang katulog nyo, wala namang nag-aano sa atin dito. Pero kung saan, may bakla dyan na narinig na ano. So, mati, bakla dito, sinabi ko talaga sa kanya eh. Ito, iningitian pa rin ako, hindi ko siya iningitian. Kala ko malambot lang eh, pinaglalaban niya talaga. Anyway, pwede tayo niyang
Ano pa, yung nangyari sa, tapos na ba dito, hindi pa, no? Sa Ephesians, kay Diana, Google pain sila, hindi pa, no? So, nari, may pinagkakakitaan sila, tapos sabi mo, uy, sa demonyo yan. Eh, totoo naman. So, kakagalitan ka talaga niyan. Kaya ito, may nagsasakita na, okay? And also the Jews with the rulers to use them despitefully and to stone them. So, anong ginawa nila? Gusto na silang batuin. They were aware of it. Ibig sabihin, naintindihan nila. Sa ating modern term natin, aware, di ba? So, umalis na sila. So, hindi po tayo nakipaglaban para sa, ano, ibig sabihin, nanabi ko kasi kanina. Ibang level na itong mga to. So, unfortunately, sila yung nagwagi at that time. At least, yung round lang na yun. Ayan na natin sila. So, mahirap para sa kahit sinong missionary. For example, lilipat ka na naman. Pero, kung dumating tayo sa ganyang pagkakataon, na tayo magawa. Hindi tayo inutusan ng Diyos sa laban ang laban. Patayan. Hindi tayo may pagpatayan eh. Iba yung sword natin eh, di ba? Ito. So, talino ginagamit natin. Tsaka, ano nang palataya. Sa case naman natin kasi ngayon sa Pilipinas, medyo malaya na tayo. Pero iba-iba naman yung labanan. Ang nakikita kong talagang sabi nga sa inyo, pinaka nag-undermine sa ating gospel is yung mga ganyan, yung mga CCF. Mga liberal church na nagtatago under faith alone din. Ayun, kilala nga namin, faith alone din eh. Tapos, kailangan kang gumawa. Kala ko ba alone? Hindi, wala naman sa Bible yung faith alone eh. Hindi, ibinasa ko sa, ano, Ephesians 2. Hindi pa rin faith, hindi, gusto ko makita faith alone. So, matigas din ang ulo, no? So, yung ginawa nila, umalis na lang sila, di ba? Lystra, Derbe, cities of Lyconia, and unto the region that lie. So, yung ginawa nila, kumalat sila ngayon. Naalala nyo sa Acts 4, di ba? Naalala nyo yun? So, sila ina-persecute, kumalat sila. So, in a long run, mabuti pa rin. So, sa church din, minsan, ganun eh. Huwag naman yung na-divide na masama ang loob, yun ang pangit. So, kaya, matalino ka, maganda. Keep mo yung friendship, kung hindi kayo disagreement kayo, eh, pare-pareho naman tayong mananagot sa Panginoon. Hindi, ganun na lang. Huwag ka ng, ano, kaya sila dito talagang pinali sila. I'm sure naman, yung iba naman, may natira naman doon. Diba? Ang galit lang sila yung pinakamatatapang eh, sina Paul and Barnabas. So, hindi, sige, alis kami, pero may contact kami dyan. Ganun lang yun eh. Hindi mo kailangan, ano eh, sabayan yung, ano nila, kalokohan nila. Ganyan lang naman yung mga yan, insecure yan eh. Kaya dito, may maangas dito. Kung ano, diba, dati na ano namin yung dali. Dating doon kasi. Sabi ko, kinakausap ko tong isa, tapos, hindi, huwag mong kausapin niya, sagutin mo tong tanong mo, ha? Hindi kaya kita gustong kausap, eh. Bastos, eh. Pero, sabi ko, sorry na lang, nag-sorry na lang ako doon sa tao. Sabi ko, alis na kami, eh. Loko-loko dito. So, ganun, hindi ka makikipagbanata ng magtaasa ng boses. Dahil, hala. Okay, so, naututo ba? Ganda nito, pag dinadaanan natin lahat eh, may kita agad natin yung mga pwede natin ding sundang pattern sa ministry. Nasabi niya, nung sila ay kumalat na, anong gagawin nila? Kristiyano sila. Pwede, siyempre, bukod sa siyempre, nagkatabaho sila, enjoy nilang buhay. Hindi na mawawala sa kanila yung they preach the gospel. Amen? So, yan. So, panalo pa rin. So, moving on, sabi ko, there sat a certain man at Lystra, an impotent in his feet, being crippled from his mother's womb, who never had walked. Naalala niyo sa Matthew, yung, sabi ko, matinding miracle yan, pag pinanganak siya, kunwari, bulag. Kasi pag nabulag lang siya, kunwari, 10 years old, kaya siya nabulag, natapunan ng ano. Madaling pagalingin niyo kasi kahit paano. Siguro kahit sa electric pa gumagana yan, nasiraan lang yan. Madaling ayusin, di ba? Paano kung simula pa lang, siraan na? So, yung bulag from birth, ang laking, ano nun,
impact sa kanila. Kilala ko bulag to, tapos ngayon nakakita. Ito naman ngayon, cripple na hindi lang napilaya, napapilok. So, hindi na nakalakan. Hindi eh. Cripple from his mother's womb. Who never had walked. So, impossible itong makalakad, ha? Ngayon, the same heard Paul speak, who steadfastly beholding and perceiving that he had faith to be healed, okay? Nung nagbe-preach si Paul, ganun naman ginagawa niya. Ngayon daw isang taong, ito nga, cripple. Eh, syempre, meron siyang pangunawa, nakakaintindi siya, nakaka-ano siya. So, tumingin kay Paul, kaya ako tinitingnan-tingnan ko rin kayo, sabi ko sa inyo, di ba? Kaya, pinag-pray ko kayo, pag gano'n, nakikita ko itong tao ito, di makapag-concentrate. Kita ko kayo eh, naaalala ko yung paggabi. Itong tao ko sana. Yan. So, alam ko yung gustong matuto sa hindi. Yung andito lang, kasi, alam mo na, kasi anak siya ng pastor. O kaya, anak siya ng member eh. Kailangan ako dito eh. Ito, nakita niya, ito sa nakita niya, perceiving that he had faith to be healed. Hindi lang faith sa malabataya, pero para magaling, gumaling. Kahit pa yung kanyang katayuan ay hindi ito gagaling. Pero nakita ni Paul itong taong to. Siguro amen ang amen yun, hindi ko alam. Diba? Itong taong to, ano to? Meron siyang pananampalataya na kahit ganun kalaga yung magagaling. So anong ginawa niyo no, ni Paul? Said with a loud voice, stand upright upon thy feet. Oh, ito, alam mo, lumpur, sabi mo, tumayo. So in short, pinagaling siya. Amen? And he leap and walk. Okay, naalala niyo yung sa ano din? Yung sick of the palsy din sa beautiful gate, sa Acts 2. 2 ba yun? 3. Okay. So, ganun din, tumatalon-talon pa. Siguro nga kasi, ba, ayaw ko na dati. Hindi ko nga magalaw ito eh. Tapos, subukan ko yung tumalon. So, wow, di ba? And when the people saw what Paul had done, they lifted up their voice, saying in a speech of Lyconia, the gods are come down to us in the likeness of men. Kasi nga, may Raquel eh. Itong mga taga-Lyconia, saan ba yan? Bando rin sa taas din eh, kasi nandito na sila last time sa anong lugar yun last time? Iconium. Diba, but before nito, yung Antioch, so pataas na yan eh. So, mga Greek to, mga Greek. So, kaya, ang ano, alam niyo ba yung kwento ng mga Greek? Diba, si Thor, ano pala yun, Norse yun eh. Pero may mga equivalent yan, mga Ulysses, mga... Diba, ganun yung kwento-kwento, alam nilang kwento-kwento lang yun, pero ewan ko sa kanila. Pag nakakita ng miracle ngayon, ano nasabihin nila? Uy, anak siguro ito ng Diyos. So kaya Diyos siguro ito si Paul. Anong ginawa nila? And they called Barnabas Jupiter and Paul Mercurius or Mercury. Kilala niyo Mercury, di ba? Binibilan mo ng gamot. Ano itsura ng ano doon? Di ba? Ipakpak. Tsaka sa ano? Kaya siya daw yung messenger ng mga gods. Ay, tama-tama yun ang gusto ko mangyari sa akin. Mag-preacher ako, sasambayin ako ng tao. Gusto niyo ba ganun? Kung tunay ka, hindi mo gusto yun. Dahil isa lang ang Diyos eh. Pero ibang mga loko-lokong ano, preacher, na hindi kasi preacher talaga, yun ang gusto nila. Yun ang ginagawa, sinasychology, maniwala kayo. Inaaral nila yun para sila yung patitindig nila. Ano mo uso ngayon? Ah, ganyan tayo. Inaaral po nila, kaya natataka ka ba? Ikaw basta wala kang follower masyado. Bakit si Joel Austin una ako eh, kaya si... Ha? Kino-quote pa yun, nasa-nasa ako pag ganun eh. Pwedeng Bible na lang eh. Di ba? Nakakaano yun. Tapos ang tingin nila yung sabihin sa taong ganun. Si Billy Graham. Kaya si Pope. Nako. So gusto nila yun, gusto nila yung Diyosin sila, di ba? Ikaw, gusto mo bang Diyosin ka ng mga tao? Uy, Pamela, kain ka muna. Dito na pala si Pamela.
Eh, baka nagugutom ka ba? Anong kailangan mo? Gusto natin yan madalas, di ba? Pero hindi dapat. Kaya nung nakita ni Paul yun, katulad ng lahat ng lingkod ng Diyos sa Bible, anong ginawa nila? Ay, sandali, mali yan. Okay, isa lang ang Diyos, kaya sabi niya, then the priest of Jupiter, may mga priest din yung mga Diyos-Diyosan eh, which was before their city, brought oxen and garlands. Ano yung garlands? Bulaklak. And would have done sacrifice with the people. Ang tindi, no? So, ganito ka mga idolas. Basta. Kasi nakita talaga nila eh. Kahit pa paano, nung si Jerusalem nag-perform si Paul, Peter and John, di ba? Hindi sila sinamba ng ganito kasi kahit pa paano yung culture doon ay alam nila again sila sa idol. Idol sa... Pero sa Greece, hindi ganun. Okay? So, ang pwedeng aral sa atin dyan, siyempre, yun niya, una, huwag mong hayaan yung mga tao, kunwari, kala mo naman, naniwala sa'yo, kala mo, maniniwala sa kahit ang sabihin ko. May mga ganun preacher eh. Pag feeling nila, amen ang amen, yung mga rockman eh, ganun pala yun eh. Kaya napunta ako dati sa asar na asar ako dun sa pinuntaan kami yung church. Ito, bisita lang kami. Ba't may mga ganito dito? Nasira na ba ulo nito? Hindi naman masyadong magaling yung sinabi. Naulit-ulit lang yun eh. Jesus died on the cross! Ah! Alam na natin lahat yun eh. Then, amen talaga yun dahil totoo yun, di ba? Pero hindi na, ako hindi ko tolerate yun. Hindi naman kayo ganun eh. Kahit sa mother church, hindi naman ganun. Pero itong church na to, especially yung mga binatilyo doon, ganun, na-brainwash na eh. Ganun, nanuwa, ganun pa. Sabi ko, hindi ko gusto to, sabi ko sa kasama ko. Yung iba sa amin, maano rin, na medyo na dadala rin, ha? Sabi ko, tinitingnan ko yung, huy! Hindi ko na ginano, pero, kasi gumaganon-ganon pa eh, nasa unahan ako. Ay, kinig lang ako ng preaching. Lumipat ako eh, ha? Loko-loko itong, ito. Tumalala ko sa Pasig, yun, sa, ano. Pero nagiging ano ngayon, pag feeling nung preacher niya, gano'n na yung tingin sa kanya, ano ginagawa niya? Ako, tutututong mga to. Ano kayang sasabihin ko na papabuo sa akin? Yan, ganyan na yun. Kaya iba, nagpapauso na ng doktrina, tulad ni Abante, nagpauso daw yun ng doktrina. Lahat ng tinanong ko, gano'n eh. Kasama na, ano yun? Kasi binabasa ko sa US, wala namang ganyan sa US, ha? Ah, si ano yan eh, si ano. Pinakita ng Diyos sa kanya. O di, sige, tinignan ko, inaral ko yung mga ano, day naman, sablay. So, pero pag yung mga tao mo talagang ano na sa'yo, nasamba ka na, kung tunay kang lingkod ng Diyos, hindi mo ito tolerate yun, amen? Magugulat ka dun, matatakot ka dun, hindi mo ito tolerate yun. Huwag ako sambahin nyo, katulad ng yung sabi ni Paul. Ito na yan. Kaya which, hindi, gusto ko pang may sabihin pa ako dun eh. Yung binibigay sa'yo, tapos pati salita, alam mo yun? Hindi ka nila kayang address ng ano lang, ng pastor lang. Hindi, dapat ano, mahal na, dakilang, reverend. Kagalang-galang na, ulang na lang, ano eh. Diba, kung tunay ka na lingkod ng Diyos, i-tolerate mo ba yun? O, kulang pa. Ano yung nakalimutan mo? Pero, okay? So sabi ni Paul, ni Barnaba, sabi, which when the apostle Barnabas and Paul heard of, they rent their clothes and ran among the people crying out and saying, sirs, why do you these things? Yung ibang pastor, ganun. Lalo na yung mga kulto talaga. Si Pope, ganun, di ba? Nasabi niya, uy, pumunta yan din sa Pilipinas eh, kaya nga minura ni Duterte yan eh. Di ba? Nag-traffic dahil sa kanya. Ay, huwag niyo akong ganyan eh. Huwag niyo akong... Ganun ba si Paul? O hindi? Ganun. Hindi. Ano ba yan? Mga picture na ako dito. Naging nagaya. So, ganun sila. Yung mga hindi totoong lingkod ng Diyos, gusto nila yon. Praise of man. Yung sinasabi ni Jesus. They love the praises of man. Mga hindi po totoong lingkod ng Diyos. Amen? Ito sabi ito, umiiyak pa, huwag niyang gawin nga, huwag nagawa niyo. Eh, yung mga, hindi totoo, sige pa. Ganun. Balistad, di ba?
So, in-explain niya pa ngayon. Di ba? Para alam niya, yung mga taong to, sabihin natin, yung mga taong to talagang na-bless sa kanyang preaching. Okay naman yun. Pero, in-explain niya ngayon, tawag dito, binabalance niya, di ba? Kahit yung mga anak ko, kunwari, masyadong malungkot, di ba pasayin ko ng konti. Kung masyado naman masaya, huy, hindi naman tayo dapat ganyan. Di ba? Kahit kayo, di ba? Oo. Oh. Kunwari, si Brother Jess, binenta yung bahay niya, binigay lahat sa Diyos. Sabi ko, oh, dad, huwag naman ganyan, di ba? O kaya si Pamela, basta gusto mo, everyday, dito na ako sa church. Nakayuko lang ako dyan, para akong madre. Dadasal lang ako, huwag naman, di ba? So, balance mo eh. Kasi meron talagang tendency yung mga tao minsan. Siguro, ewan ko, may naintindihang dakilang bagay, which is sa case nila, ay talaga namang dakilang bagay, di ba? Sila yung lingkod ng Diyos, nakagawa sila, able to perform miracle. And tama naman na medyo bigyan nila ng consideration yun, di ba? Kasi lingkod siguro ito ng Diyos. Pero sumobra sila, ang ginawa nila, binalance nila, sabi niya dito, why do you these things? We also are men of like passions with you. Natindihan niyo ba yun? Isabihin, ikaw ba, nagkakasala ka ba? Ako din. Ikaw ba, nangihina ka ba sa palampataya? Ako din. Diba? Napipikon ka ba? So, ganun ang tunay na lingkod ng Diyos. Hindi niya gustong i-draw yung sarili niya, yung attention ng ibang tao sa sarili niya. So, mayroon din mga holiness people. Alam niyo ba yung holiness people? Maganda sana yun, holiness eh. Pero sobrang baligtad eh. Sabihin nila, kami, napagtagumpayan ko na po yung kasalanan na yan. I was delivered, yun ang term nila. Iingat kayo daw pag narinig nyo na yun. I was delivered from sin. Ngayon, kung naligtas ka, okay yun. Dahil you're delivered from sin, ha? Ang ibig mo sabihin, salit na ikaw yung patawa ng parusahan sa impyerno. So, in that case, tama yun. We are delivered from our sins. Okay, kung ligtas ka. Kaya sila, ibang terminology na sa delivered from sin. Ibig sabihin nila, hindi na sila nagkakasala. Hindi, di ba? Parang imposible, pero maniwala kami mga ganyan. Okay? Kaya sinabi nila, oy, hindi kami ganyan, kami ay nagkakasala din. Kasi ang focus na ngayon, and preach unto you that ye should turn from these vanities. Okay? So, bukod sa mag-turn sila sa kanyang kasalanan, okay? Tama ba? Mag-turn tayo sa kasalanan natin? Dapat ba mag-turn sa kasalanan? Okay. Hindi sa kaligtasan, ha? Pero tama yun. Yun ang next talagang gagawin natin. Siyempre, kasalanan, mali yan eh. So, huwag mong gagawin yan. Okay? Pero yung sinasabi niya ngayon dito, iba. Hindi lang basta kasalanan. Ay sabi sa Bible, the thought of foolishness is sin. Kasi pag medyo loko-loka, puro kakalokohan dyan, kasalanan yun. Alam niyo ba yun, mga bata especially? Siyempre, tawang-tawa kayo dyan, di ba? Ako din dati eh. Sabi nga siya, pinagmamalaki pa namin maloko kami mga tao, di ba? Kasi may kinakwento ako sa inyo dito. Hindi ko pinagmamalaki yun. Kinakwento ko lang sa inyo para malaman nyo nga, nang bata kami, loko-loko din kami. Okay? So, huwag natin itataas yun. Pero sila, yung mga kalokohan lang, katulad niyang Diyos-Diyos na Jupiter, Mercury, may Diyos na ganyan. Wala naman. Kwento lang naman, nag-umpisa lang yung sa isang, di ba, fictional, ano? Sino yun? Sino yun? Yung nag-umpisa? Yung nagsulat talaga yan, si Homer ba? Siya yung sumi, ano yan? So, kahit silang mga tao doon, alam nila na hindi totoo yun, pero in-adopt na lang nila. So, dapat tayo, bilang preacher, bilang Kristiyano, malayo tayo dyan. Uy, Santa Claus daw. Sige, sakyan nyo na si Santa Claus. Hindi. Kalokohan yun eh, kahit sa bata, kahit sa matanda, malaking kalokohan yun. Hindi natin sasakyan, okay? Yung sinasabing vanities, walang kakwenta-kwenta. Okay? Which made heaven and earth and the sea and all the things that they're in. So, kinontas niya yung kabaligtaran ng walang kabagay-bagay na puro kalokohan. Dapat pag ikaw daw ay sumamba sa tunay na Diyos at buhay na Diyos, hindi ka ganoon, di ba? Kabaligtaran, magkabaligtaran 'yon, opposite 'yon. Pag ikaw ay ang sinasamba mo na 'yung gumawa ng langit at lupa,
hindi ka gagawa ng anito dyan. Kasi alam mo, hindi yun ang gumawa. Siya nga ginawa mo, di ba? Kung kaya yung mga, kung ano-ano pa yung mga umiikot lang na tatanggapin na basta naniniwala ako sa swerte o kaya sa agimat, mga ganyan. Ba't ka naniniwala dyan? Hindi, basta naniniwala ako. Wala mga pagbago sa mga ganun-ganun pa eh. Pag naniniwala ka sa buhay na Diyos, hindi ka ganun. Iiwanan mo yun. Hindi, wala, yung vanity sa tinatawag dito. Hindi ka maniniwala dyan. Ang lagi mong alamin, ano ba yung totoo? Ano ba yung ginawa ng Diyos? Ano ba ang kapalaanan ng Diyos? Ginawa niya lahat to eh. Diba? So, inisa-isa niya, heaven, earth, sea, and all the things therein. So, lahat. Okay? So, doon tayo mag-focus. Who in times past suffered all nations to walk in their own ways? Nevertheless, he left not himself without witness. Ang maganda to. In that he did good and gave us rain from heaven and fruitful seasons, filling our hearts with goodness, with food and gladness. And with the saying, scarce restrained they the people that they had not done sacrifice unto them. Explain natin yan, ha. Ito siya sabi natin kahit sa tinatawag nilang evidence by nature na tinatawag nila. Okay? Dadaan natin sa Sunday school yung mga medyo theological terms. Yung mga ginagamit natin lagi yan, hindi nyo kailangan ma-intimidate dyan. Pero sinasabi ko lang, yung itong sinasabi dito, yung evidence by nature, is naintindihan mo na ang Diyos ay andyan kahit pa sabihin natin, kasi may mga nagtatanong eh, paano yung mga taong hindi kilala si Jesus? Parang nasabihin niya, parang sabihin na okay lang dapat na okay lang dapat sa Diyos yun kasi hindi naman nila kilala si Jesus eh. Naintindihan niyo ba? Parang palusot ba? Na kesyo hindi nila kilala si Jesus, hindi nila nabasa yung Bible, eh dapat tanggapin na rin sila ng Diyos. Okay. So, hindi totoo yun. Kasi sinasabi dito, nung time pass, kasi yung time pass ay nakaraang mga panahon. For example, mga panahon ni sino bang before sino kilala nyo before the time ng ano mga BC, ganyan. Alexander the Great, yan, di ba? So, before Christ pa yan eh. Eh, paano yung mga tao nun? Eh, isimpiyano sila dahil hindi kilala si Jesus. Hindi niya sabi ng Bible. Hinayaan sila ng Diyos na lumakad sa kanilang sariling daan. Pero sabi dito, nevertheless, he left not himself without witness. Sa Tagalog, no, even yung time nila na wala pa si Jesus, historical Jesus, ha, noong AD, kahit wala pa siya, hindi pa siya lumakad dito sa mundo, hindi pa siya pinanganak ni Mary, sabi dito, hindi hinayaan ng Diyos na wala siyang witness. Pag sinabing witness, walang hindi nagsasabi about him. Kasi pag tinignan niyo yung Bible, hiniwala tayo sa Bible, di ba? So, nagsimula yan. Sinong unang tao? Adam and Eve. Kilala ba nila ang Diyos? Kilala nila. Nung medyo tumanggal na, hindi na bala kilala nila ang Diyos? Kilala ba rin sa day ni Noah, may preacher sila. Nilipol sila, 8 people. Okay, kilala nila talaga ang Diyos. Eh, tumagal. Sa panahon, bago kay Abraham, eh, syempre, kilala nila ang Diyos. Iba, pasa-pasa sa kanila yun eh. Yan ang gusto kong sabihin. So, wala tayong lusot. Yung sabi, malinaw eh, hindi hinayaan ng Diyos na wala siyang witness. Ibig sabihin, lagi yan. Kahit siguro kayo, si Chelsea, before ka na game, nabaptize, naging Kristiyano, alam mo ba yung masapat mabuti? Alam mo pa rin, hindi lahat, di ba? Pero alam mo pa rin. Kaya sinasabi ni Paul ngayon, kinakausap niya kasi itong mga pagano na to, di ba? Ano nga sabihin niya? Uy, alam niyo yung kalokohan niya ginagawa niya. Hindi naman ganyan ang Diyos eh. Ito, bakit daw? Paano? Paano niyang pinapabatid sa atin na mayroon siyang witness? Yun ang ibig sabihin nito, ha? In that, he did good. Okay? Meron bang society na talagang iniwanan ng Diyos na wala naman silang ginawang napakasamang bagay? Walang ganon. Ang mga sinunog lang niya talaga, yung mga talagang yun nga, kalokohan sila, kabakla, ganyan, yun, sinunog niya yun. Lahat sila, kasi wala, nag-iipo na yung mga loko-loko dun eh. Yun, pero kahit sa ang bansa man niya, mahirap, mayaman, lagi siyang may witness. So, ginawa niya tayo ng mabuti. At pag ginagawa ka ng mabuti, anong isipin mo?
masama, ganun ba 'yun? Well, na mahirap lang kami pero yung nanay ko at least hindi ako iniwanan sa kalsada, 'di ba? Ginawa na akong mabuti, ang laki ko na ngayon. Malusog ako kahit di kami ganun kayaman, gusto dinadamitan ako ng maayos. Anong iisipin mo pag ganun? O syempre, may mabuting Diyos, 'di ba? Kasi hindi yung nanay mo yung pinakamabuting tao. May gumawa pa sa kanya. Intindi niyo ba 'yun? Ayan, so in that he did good, he gave us rain from heaven. So kailangan ba natin rain? Sa panahon nila, kailangan yun. Kung hindi umulan, patay sila lahat. Eh ba't yung rain hindi nauubos? Saan mo nanggagaling yan? Ang Diyos ang nagbigay, di ba? And fruitful seasons. Okay, may mga problema minsan. Pero minsan, ba't yung maapaw? Di ba? Ba't kasi kayo nanggagaling yun? Hindi na uubos. Tagal na nga sinasabi nila sa climate change na yun. Eh. Mauubos na tayo. Yung ano, ganyan. Eh, yung ano nga, pandemic ka, di ba? Nag-aagawa ng ano eh. Next month, ayun, punong-puno na naman yung grocery. Tapos, nagdi-discount pa. Uy, bili na kayo, discounted. So, yun, umaapaw eh. Filling our hearts with the food and gladness. So, pag ikaw ay pinalaki ng ganun, hindi mo iisipin, walang Diyos. Amen? Ilang sinasabi dito? Importante ito. Gandang ano ito eh. Kabisaduhin. And with these things scarce or scarce with strange day, the people that they had not done sacrifice unto them. Okay? Anong sabihin nun? So, una natin yung context ha. Nagsasakripisyo sila sa Diyos-Diyosan. Okay? Kaya sabi lang ni Paul dito, hey, alam nyo, hindi naman totoo talaga yan eh. Yung mga Diyos-Diyosa na yan. Kaya, by the way, yun din yung magandang lesson dito. Pag ikaw ay may, kunwari ako, pinupuri nyo ako kunwari. Bakit dapat gawin ko yung ginawa ni Paul ngayon? Kasi alam ko, hindi nyo naman, alam nyo na hindi nyo nang ginagawa dapat yun. Dahil, dapat isa lang ang Diyos eh, na dapat ating papurihan. Yun yun. So, ikaw rin ang kawawa, katulad yung mga taong yan, na mga stars dati, diba yung dating bidang-bida? Anong nangyari sa kanya? Dahil sobrang ganda nito. Actually na, kaya lang sila nagagandaan doon kasi lagi na lang nakikita eh. Pero anong mangyayari sa mga stars na yan pag pumangit na sila, di ba? Di ba yung the same people na pumupuri sa kanila, yun mo kasi, pangit man yun eh. Ganyan eh, di ba? Kasi vain yung pagsamba nila, walang pinanggahataka na magandang reason. So ganun din tayo. Mas gagalangin ka ng tao. Kunwari ako nga, kunwari, pastor ako, tapos kunwari, uy, humahanga na sila. Sa akin, eh, parang, iti-take advantage ko yun. Bandang uli, pag nalaman nila, si Rao rin pala to eh. So, yung paggalang, nasa posibly, meron, mawala din. Mabaliktad pa. Yun ang sabi dito. Kaya sabi dito, ulitin ko, with this saying, scarce restrain they the people. O yung mga ginagawa, o yung ginawa ng Diyos para maintindihan, ng Diyos lang ang Diyos at mabuti ang Diyos ay pag sinabing restrain, di ba, ibig sabihin ang pinababatid ng Diyos na siya lang ang Diyos at siyempre yung ibang tao ay hindi sumamba sa Diyos-Diyosan. Okay, nakita nyo ba yun? Balikan nyo na lang. Medyo lumalim tayo eh. Kaya gusto kong itapin yun kasi napakaganda talaga nitong ano, lalo sa chapter 20 may mga ano pa dito eh, other things. Okay, that day had not been sabi. Okay. So, question. May question ba? Binibago na naman to eh. Question. Tapusin natin ng 5 minutes. May question kayo, dyan na lang tayo. Question. Wala. Sige, simulan natin to. And there came thither certain Jews from Antioch and Iconium. So, nasa na sila ngayon? Umalis na nga sila doon sa Iconium, di ba? So, saan sila napunta? Cities of Lyconia and into the regions. Diba? Lystra, Derbe. Okay. O, syempre, hindi na, galit nga sa ating mga tao doon, hindi na sila pupunta dito. Ganun ba nangyari?
o sinundan sila. Anong klaseng tao yung paggalit ka, galit sa'yo, hindi nagkahiwalay na kayo, di ba? Kasi galit eh. So, sundan ka pa. Sobrang galit na yun, di ba? Eh, lagi sasabi sa inyo, sa Book of Acts, mga kalaban, mga Hudyo, pinatay nga nila si Jesus eh. Ito, hindi makuha ng ibang Kristiyano eh. Kailan lang, mayroon naman ako, ginagalang ko pa naman yun. Medyo nagbitaw siya ng statement sa Facebook. Hindi ko na-shock ko lang. Yun ba talaga yun? Ang nagalit eh. So, pero kasi pag preacher ka tapos ganun sinasabi mo, saan ang galing yan? Diba? Eh, binabasa natin yung Book of Acts, lagi ka lamang mga Hudyo eh. Kasi iba sasabihin mo yung mga Hudyo, bless the Jews. Eh, wala kang, hindi ka nakalain sa Bible. Amen? Ibe-bless mo ba yung galit sa Diyos? Ngayon, nakikita ka dyan. Loko-loko. Ito, bata, tanongin natin. Kung may loko-loko dyan, sabi niya, huwag kayo sumama kay Jesus. Loko-loko yan, na, ganun. Tapos bibigyan mo pa ng ano, uy, ang galing ginagawa mo, kuya. Ito yung ano, bigyan kita ng merienda. Gagawin mo ba yun? Siyempre, hindi, no, magalit ka nga dun eh. Pero mga Kristiyano ngayon, ganun sa mga Hudyo eh. Hindi, kaya medyo blind din yung iba, medyo naloko tayo eh. Kaya ito ah, nadaanan natin pang ilang beses na mga Hudyo, hindi na siya pinabayaan, sinundan pa siya. At sabi dito, persuaded the people na naman kanina, di ba? Kaya sila napaalis doon sa Iconia. Ito, band ng Antioch din, di ba? Kasi kinagalitan sila, pinalis, umalis naman sila, ano, sinundan sila, tapos persuaded the people and having stoned Paul. Ang bilis ng kwento eh, no? Sobrang galit. Aba, nag-preach lang si Paul, ba't mo mapatuhin? So, matindi yung tama nitong mga to. At sabi dyan, drew him out of the city. Pag sinabing drew, eh, hinatak po siya, eh, kinaladkad. Okay? Hindi naman kinaladkad, wala namang ganung tao. Ayan na nga, yo. Supposing yan din dead. So, nagulpi na siya. Halos umatay siya sa bato. Gano'ng kaloko-loko itong mga taong to? Well, let's bless them. Nako, hindi na po. I will warn people against these people. Amen? Amen. Howbeit, okay, gawawa naman si Paul, di ba? Nag-preach lang. Howbeit, as the disciples stood round about him, he rose up and came into the city, and the next day he departed for, with Barnabas and Derbe. So parang ano to, parang mga pelikula na ano, no? Nagulpi na, alam mo patay na, buhay pa pala. So, nakakalungkot kasi yung matinong tao dapat di ginugulpi. Pero andun yung protection siguro ng Diyos sa kanya, amen? Andun din yung parusa siguro sa kanya kasi loko-loko siya dati. Yung ibang disipulo, di naman naranasan to. Pero si Paul, paulit-ulit po yan, ilang beses siya magugulpi. The next day, he departed with Barnabas in Derbe. To Derbe. Okay? So, tuloy lang. Yun ang lesson dun. Managulpi tayo. In-expect ba natin yun? O hindi, in-expect natin. O sige, let's continue. Ganun lang. Ganun ang lingkod ng Diyos. Hindi yan ano. Ano mong gagawin ko para maaganti ako sa mga taong to? Let's go. Protection naman yung sarili mo. Pero hindi ka magdudwell doon, yun ang gusto sabihin. Hindi tayo, kasi hinto ako mag-preach kasi, ano eh, nasample na ako eh. Hindi naman ako takot eh, pero hindi ko nagagawin yung dapat kang gawin. Ganun ba yan? So hindi, nagpatuloy lang siya, amen? Matapusin ko na. So, nakailang minutes na tayo eh. Kasi maganda na yung natutunan natin, di ba? Tsaka ibang kwento na kasi ito eh. So, may question po ba? Pastor, ganyan pala yung ano eh. Mga Kristiyano, parang ayoko na. Ang sinasabi mo, magugulpi ako, happyin ako. Eh, ba't pa akong dito? Hindi ko sinasabing mangyayari sa inyo to. Maaring mangyayari sa inyo to. At saka, isa pa, hindi ko rin sinasabi na magpilitin yung sarili nyo ganito, di ba? Hindi rin naman, actually, itong si Paul, kaya siya na-persecute ng ganyan, handa na rin siya. Kaya siya matapang. Handa na siya, alam niyo yung gagawin niya. So kayo, ngayon, hindi ko naman in-expect kayo, okay.
Nakinig mo yung preaching, di ba, sa Acts 14? Sige, mag, ano ka dun, ha? May mga, may nakita kang anito dun, basagin mo. Hindi naman ganun si Pastor, di ba? Kasi, kanya-kanya tayo ng conviction. The more na naintindihan mo, dapat mong gawin, gagawin mo yon. Ikaw yung mare-reward dun. At, gagawin mo yung dapat mong gawin. Alam mo rin yung protection ng Diyos sa'yo. Inaaral mo yan eh. Ayaw mo rin sumobra, katulad nga nun, barasagin mo lahat. Pasukin natin tong bahay na to, alam ko may anito dun eh. Tapos nabaril ka, sabi mo, persecution. Hindi ganun. Okay. So yun yun ha. So hindi na kayo agad-agad natapang eh. The more na naintindihan yung paano nag-work to, natapang din kayo. Amen? Sa panahon natin yun, usapan lang eh. Wala nang patayan ngayon. Pero iba naman ang klase. Okay, sige. Let's pray. Panginoon, maraming salamat. Nakita namin ang patotoo ni Paul, Panginoon, dalawang beses. Sila po'y na-evict. Sila report. Ano man yan, sila'y inayawan, Panginoon, ng mga kaaway niyo, Panginoon. But we pray na makita namin, Panginoon, yung kanyang pagpapatuloy, yung protection niyo, at yung kasiyahan nila, Panginoon, yung sila'y nakapaglingkod sa inyo, Panginoon. So, nawa. As we perform your will sa lugar po ito, Lord, protection nyo po kami, Lord. We pray for each and every one of us. Magaling kami sa Orwine, madiskarte, Panginoon. Alam din namin kung saan kami lulugar. Intindihan namin ang culture dito sa lugar kung nasan kami. To be very effective, Panginoon, na maging witness kami sa inyo, Lord. Maligtas sila. Patuloy, madisciple sila. Sila po yung lingkod sa inyo. Pangkayan kami malalati. Tambawat sa Panginoon ay we will look forward for your rewards and nautuwa rin kayo sa amin, Panginoon, na ibigin namin ng rewards at magkahari kami, Panginoon, kasama nyo in the years to come, Panginoon. Okay, tayo po malalati. In Jesus' name we pray. Amen.